You want to try now? Yep. Let's try natin. I want to try this. This one? Yeah. Wow. Wow. Oh. Oh. Oh my God. It's big. Yeah. Oh. Try ni Ate Mia. Yummy. Oh, let's try. Wait, I want to try. Tara, lutuin natin yung tokwa. Isang bloke nga pala ng tokwa yung aking nabili sa magtataho. Yes, sa magtataho ko po nabili yung tokwa na yan. Napakadali nga lang itong lutuin at ilang ingredients na kailangan ninyo. Kaya naman, panoorin ninyo hanggang sa huli. Ayan, ganyan ko lang siya kakapal hiniwa. Depende na sa inyo guys, gaano kakapal nyo gustong hiwain ang mga tokwa ninyo. At painitin na natin yung ating kawali. Lagyan niya ng mantika. Kailangan mainit na mainit ang ating mantika para hindi yan didikit sa inyong mga kawali. Lalo kung hindi naman nonstick ang gamit ninyo. Ang sekreto dyan ay kailangan mainit na mainit ang inyong mantika, guys. Antayin lang natin yan na mag-golden brown. Tapos tsaka natin siya baliktarin. Ayan, isa-isa natin baliktarin yan. Pag yan ay golden brown na, ay napakasarap niyan yung medyo malutong-lutong siya. Pasensya na kayo guys sa aking background at ang mga chikiting, si Bunjoy at si Ate Mia. Talaga naman, lagi naglalaro. Ayan, hanguin na natin yan. Pag ganyan na siya ka golden brown, medyo tostado na siya. Pwede na natin yan hanguin. At pagkatapos naman ay gagawin na natin yung ating sauce. O diba, napakaganda ng ating pagkakaprito dyan. Ah, perfect! Ayan, sa isang bowl, kumuha lang kayo ng 1 cup na water. Tinimplahan ko lang yan ng toyo, liquid seasoning, ng oyster sauce, and then sugar, and then salt and pepper. At pagkatapos nilagyan ko yan ng cornstarch pampalapot at i-mix-mix lang natin yan hanggang matunaw yung ating cornstarch. Pagkatapos niyan ay igigisa na natin yung ating sibuyas. Ayan, nandyan na nahiwa na natin yung ating cabbage. Yan lang naman yung ating gagamitin para sa sauce. So, meron tayo dyan sibuyas na hiniwa. Sibuyas lang ang nilagay ko para medyo manamis-namis ang lasa. Masarap pag maraming sibuyas, guys. Igisa lang natin yan hanggang sa maging translucent na yung ating sibuyas. So medyo lumambot-lambot na siya. Ayan, pag malambot na yung ating sibuyas, isunod naman natin igisa yung ating repolyo. Hanggang sa lumambot. At pag medyo malambot na nga yung ating repolyo, isunod naman natin ilagay ang ating sauce. Ayan, halu-haluin lang natin yan hanggang sa lumambot at lumapot yung ating Once sauce. Once na lumapot na yung sauce natin at luto na yung ating repolyo, lagyan lang natin siya ng konting sesame oil. Optional naman yung sesame oil. Kung wala kayo, okay lang din. At pwede rin naman kayong gumamit dyan ng pechay. Kung wala kayong repolyo, repolyo kasi may ang available sa aking ref. Ayan, pagkatapos nga ay itapping nyo na yan sa inyong fried tofu. O, diba? Sauce pa lang. Ulam na, guys. So, ano pang hinihintay ninyo? Huwag nyo nang patagalin. Kung merong magtatahong dumaan dyan sa inyo, naku, bumili na kayo ng tokwa. Dahil napakasarap ng tokwa sa magtataho. Alam nyo ba kung sa magtataho kayo bibili ng tokwa, ay talaga naman napaka-fresh ng tokwa at isang bloke talaga mabibili nyo sa kanila. Bloke-bloke talaga yan. Mainit-init nyo pa yung mabibili sa magtataho. At kung wala namang available sa araw na dumaan yung magtataho, eh pwede ho kayo mag-request o magsabi sa kanila na pwede ba akong bumili ng tokwa sa susunod na pagpunta mo at dadalhan nila kayo. So, bye-bye!